I'm back. This is some Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, back-to-back breaker nga ba ang Pilipinas pagdating sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat po kayo ay okay sa araw na ito. At syempre sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na lagi sumusuporta at nagmamahal sa akin. Maraming maraming salamat sa pagmamahal na binibigay ninyo. Guys, gusto ko rin po kayong pasalamatan sa lahat ng mga nakasubscribe na sa Chika ni Mama Sam na ngayon meron na tayong 290 subscribers. Yehey, napakabilis. Guys, maraming salamat sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Iniimbitahan ko po kayo, ang link po ng Chika ni Mama Sam ay makikita nyo po sa description natin dyan sa baba. Kaya sa mga hindi pa po nakakasubscribe, tara na at mag-subscribe na. So yon guys, iniimbitahan ko po kayo mamayang gabi sa aking one-on-one chikahan kay Makoy Manlapas na kung saan ito ay nagtitraining ng isang kandidata dito sa Miss Universe. Kung sino yon, alamin po natin mamaya. I'm so excited. So yon. Kaya guys, sana matutukan nyo po ang aking interview dito kay Makoy dahil guys, panalo ang lolo ninyo. So yun guys, marami tayong panotis ngayong araw na to kaya hindi na natin patatagalin para sa unang question mula kay JC Martin. Sabi niya, Mama Sam, ask ko lang po kung magkakaroon po ba ng wildcard ang Miss Universe ngayong taon na to. At sa tingin niyo po Mama Sam, sino ang makakapasok na kandidata dito sa wildcard at bakit? So yun, maraming salamat JC Martin. Ako para sa akin, doon sa kung magkakaroon ba ng wildcard ang Miss Universe ngayon sa taon na to, hindi pa natin masasagot yan. Kasi hanggang ngayon ay hindi pa naman nila ina-announce kung ano ba talaga ang bagong format ng Miss Universe. Pero guys, syempre hintayin natin na magdating na ng mga kandidata doon at doon nila i-announce. Kaya guys, hintay-hintay lang tayo. Hali, pero kung sakasakaling magkakaroon ng wildcard at sino ba mga kandidata sa tingin ko makakapasok dyan, uunahin ko na si Miss Indonesia. Guys, alam naman natin na hindi ganun kapalo itong si Ayu Maulida dito sa Miss Universe. But naniniwala ako na hindi mawawala sa spotlight ang Miss Indonesia dahil taon-taon naman ay nagbibigyan talaga ito ng spotlight. So nakikita ko rin dyan si Miss Colombia, lalo na si Miss Colombia ngayon ay hindi pa naman talaga ganong kabuk o kapalo. But hindi rin mawawala to sa spotlight ng Miss Universe ngayong taon na to dahil ang Miss Colombia ay kauna-unahan nilag-separate ito sa Senorita Colombia kaya for sure mabibigyan to ng spotlight ngayong taon na to. And then nakikita ko din dyan si Miss Venezuela na alam naman natin na parang nananahimik ngayon ang bansang to but naniniwala ako na hindi mawawala sa spotlight ng Miss Universe yan. Isa din sa mga nakikita kong kandidata dito ay si Miss Vietnam. Alam naman natin taon-taon ang Vietnam ngayon ay pumapalo dito sa Miss Universe but hindi ko lang alam kung kakayanin niya ang mga kandidata ng Miss Universe ngayon taon na to dahil matitindi talaga ang labanan but naniniwala ako para ma-continuous lang ang kanilang standard ngayon dito sa Miss Universe ay kakayanin niya makapasok sa wildcard. At isa rin sa mga nakikita ko dito na kandidata ay si Miss Poland. Si Miss Poland kasi maganda pero hindi natin alam kung ganun ba talaga kapalo. Syempre mahigpit ang laban sa Miss Universe guys. Kaya nakikita ko malaki din ang potential nito makapasok dito sa wildcard. At saka isang kandidata from Africa ang makakapasok dyan sa wildcard. Kasi syempre babalansihin nila yan diba. So yun yung mga nakikita ko papasok dito sa wildcard. But guys kung sino-sino to, tignan natin kung ito ba mga nabanggit ko ay sila ba ang makakapasok dito sa wildcard ngayong taon na to. So, sumunod na question. Ang question po ay galing kay JP Pilapil. Sabi niya, ano pong masasabi ninyo sa ginagawa ngayon ng Miss Universe Organization na ngayon pa lang sila naghahanap ng mga gagamitin ni Rabiya Mateo sa competition ng Miss Universe? Sa tingin niyo po ba late na ang ginagawa nila or okay lang? So yun, so para sa akin, okay lang yung ngayon pa lang sila naghahanda sa mga gagamitin ni Rabiya Mateo dito sa Miss Universe. Guys, hindi pa naman ngayon ang laban. Meron pang isang buwan na naghihintay.
Pero syempre, nandoon sila sa step by step nilang ginagawa. Saka guys, lagi natin tandaan, hindi naman ganun kadali kumilos dyan sa Pilipinas gawa nga ng pandemic. Kung wala sigurong pandemic nung isang taong pa to, naaasikaso lahat ng dapat nilang i-prepare dito sa Miss Universe. But guys, syempre, hindi naman ganun kadali pumunta sa designer, hindi naman ganun kadali lumabas, hindi naman ganun kadali guys, makipag-usap kung kani-kaninong tao. Kumbaga, step by step lang yung ginagawa nila. Saka sana mag-trust na lang po tayo sa prosesong ginagawa ng Miss Universe Organization. Dahil bago din lang naman po sa kanila, hayaan na muna natin sila doon sa mga plano nila kung ano ba ang mga dapat nilang gawin dito kay Rabiya Mateo. Huwag na natin silang pakialaman. Basta masiguro lang nila sa darating na competition ng Miss Universe ay magawa nila yung lahat ng tama at dapat kailanganin dito ni Miss Rabiya Mateo bago tumating ang competition, diba? So yun yung nakikita ko na siguro hindi naman late. Tama lang yung pag-prepare na ginagawa nila. So, para sa susunod na question, sabi niya, Mama Sam, ano naman po ang masasabi mo sa bagong picture na nilabas ni Amanda Obdam dito sa social media? Ay, nako, pasabog, nakakaloka. Alam niyo, sa totoo lang, maganda naman si Amanda, pero hindi ko lang masyado gusto yung bago niyang pictorials. Masyadong berry, masyadong parang sexy. Pasabog, totoo, pero alam nyo yun, hindi naman kailangan na ganun talaga yung kuha. Siguro kapag nanalo ka na ng Miss Universe or pwede mong gawin yon. Pero kandidata ka pa lang dito sa Miss Universe, sana medyo parang ang pinapakita mo ay level lang. Yung maganda, yung elegant beauty dapat ang nakikita sa'yo. Hindi naman kailangan magpasabog talaga ng ganyan daring na bonggang-bongga, diba? So yun, sana lang hindi ganyan din ang mga pictorials na lalabas ni Rabiya Mateo sa mga susunod, diba? Kasi medyo parang, ewan ko, umiira yung pagiging conservative ko. Parang ang tingin ko, parang hindi ganun ka-elegant yung dating. Sexy, maganda, pero hindi ko type. Yon. Para sa sumunod na question, Mama Sam, ano naman po ang masasabi mo na maraming nagsasabi ang Pilipinas daw ay back-to-back breaker dito sa Miss Universe? Kay JG. So, mula kay JG. So, yon. Ako, para sa akin, bongga. So, bongga ang Pilipinas kapag ganyan ang tingin ng ibang tao na tayo ang sinisira sa mga pangarap ng mga ibang county na makuha nila ang back-to-back. Katulad na lang halimbawa nung kay Paula Vega ng Miss Colombia, di ba? Halos nag-first runner-up ang kanilang kandidata pero tayo ang sumira sa pangarap nila na maging Miss tayo ang sumira sa pangarap nila na makuha nila ang back-to-back win. Ganun din ang nangyari dito sa South Africa kay Tamarin Green, di ba? At kay Demily Peter noong 2018, sinira ni Catriona Gray ang pangarap nila na makuha ang back-to-back win. Ngayon ang tanong ko, si Rabiya Mateo ba ang sisira pa rin sa pangarap ng South Africa makuha ang back-to-back? So yun, hindi natin masisiguro at hindi natin masasabi yan, pero napakasarap pakinggan kapag sinasabi na tayo ang back-to-back breaker kasi benefit din sa atin yon. Pero sa ngayon, hindi pa natin masasabi yan kasi matitindi ang mga labanan dito sa Miss Universe. Sabi ko nga sa inyo, makarating lang sa top 5 si Rabiya Mateo, masayang-masaya na ako. Pero hindi rin imposible na makuha ni Rabiya Mateo ang corona ng Miss Universe ngayong taon na to. Lalo na si Rabiya Mateo ay magaling na kandidata. Hindi lang naman siya yung basta-basta lang na pupunta sa Miss Universe, naghanda, nag-prepare. Iba ang determinasyon na meron ang kandidata natin ngayong taon na to. Kaya hindi rin imposible kung masungkit niya ang corona ng Miss Universe at mapatunayan niya sa atin lahat na ang Pilipinas ay back-to-back breaker dito sa Miss Universe. O, diba? So, yon. So, para sa huling question, sabi niya, Mama Sam, tingin mo, sino ba ang dapat manalo kina Miss Romania, Miss Peru, Miss Mexico, Miss USA, at Miss Philippines? Sino ang nakikita mo na dapat manalo sa kanilang lima? Siyempre, si Miss Philippines, dun na ako. Huwag na tayong lumayo pa. Lalayo pa ba tayo? So, yon. Ako, nakikita ko kasi si Miss Philippines, yung determinasyon na meron siya. Pero, kung hindi makukuha ni Miss Philippines ang corona, siguro mas gusto ko mapunta ang corona dito kay Miss Romania. Bakit? Dahil iba din naman ang pinapakitang effort ni Miss Romania sa lahat ng pageant na ginawa niya from Miss International, nagpunta sa Supranational at nakakuha siya ng pwesto doon. Para sa akin, deserve ni Miss Romania manalo ng corona ngayong taon na to kung hindi makukuha ni Miss Philippines. So, yon. So, ako,
para sa akin, Miss Romania at saka si Miss Philippines, ang gusto kong magwagi dito sa Miss Universe. So, yon guys! Yung ba guys, tingin ba ninyo, back-to-back breaker ba talaga ang Pilipinas pagdating dito sa Miss Universe? Ikaw ba? Na-impress ka ba sa bagong pictorials o bagong picture ni Amanda Obdam na kumakalat ngayon dito sa social media? At kung ikaw ang tatanungin ko, sinong gusto mong manalo kina Miss Romania, Miss Peru, Miss Mexico, Miss USA, and Miss Philippines? Please comment below para at least makuha ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yon, guys! Maraming salamat po sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. At of course, hindi matatapos ang vlog natin na walang pa-shoutout. Kaya, shoutout ka! Shoutout po para kay Carlo Martinez. Hello po! And then, gusto ko rin po i-shoutout si JR Nasa, si RJ Jacinto, si Ali Franz Cuenca, andyan din si Joanna Paul, Kusina ni Dean na lagi nakatutok dito sa channel natin. Hello, Kusina ni Dean. And of course, nandiyan din si John Wendell Villanueva, si AC Pascual. Si AC Pascual, gusto ko rin i-greet yung mga friends niya na si Jericho, Oliver, Louie, and Sam. So yon, katokayo. Hello, Sam. And of course, gusto ko rin pasalamatan si Sandy Mace. Nandiyan din si Nikhil Pabuaya, si Wendy Guzman. And then, of course, nandiyan din si JP Tilapil, kusina ni Casper na lagi din nakatutok dito sa atin. Hello po, maraming salamat. Gusto ko rin pasalamatan si Willie Alagano na nagdiriwang ang kanyang apo ng happy birthday. Happy birthday po sa'yo, sa apo po ninyo. So, please comment nyo po yung pangalan para at least mabati ko po siya ng bonggang-bongga, diba? So, yon, gusto ko rin pasalamatan si Ray Pacaldo, Oliver Ligaspi, at si True Fitness Vlog na lagi din nakatutok dito sa channel natin. And of course, si Marichuy Tordillos. Maraming salamat. And of course, gusto ko rin pasalamatan ang aking best friend na si Rona Elvie, ang aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi nakatutok dito sa channel natin. Sa inyo lahat, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, be humble. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. God bless you all! See you tomorrow!